Hello mga kapadyak, ngayon ang vlog natin ngayon is sa bago akong sapatos, naka-score ako ng bagong sapatos. Ito, ang brand niya is Bond, yan. So pag-uusapan natin ngayon yung wrist pedal positioning, yan. Tsaka nag-upgrade na rin ako ng pedal ko, naka-look na rin ako, dati is gamit ko yung Shimano na 105 na SPD SL. Ngayon is tinry ko tong look, kaya pag-uusapan natin ngayon yan mga kapadyak. Usapang bike shoes tsaka yung wrist pedal positioning. So stipot lang tayo mga kapadyak. So ito ang aking new wrist shoes, itong Bond. So yan siya mga kapadyak, ang kagandahan sa kanya is napakagaan niya compared dun sa dati kong sapatos. Kasi kung mapapansin nyo, yung ilalim niya, yung pinaka sole niya is made of full carbon. Carbon siya, talagang carbon. Simula dito sa dulo hanggang dito sa pinakataas niya, dito sa taas, carbon. Mararamdaman mo na hanggang taas yung carbon kasi pag sinuot mo siya, nakapasok talaga yung naka-hold sa paa mo. Napakagaan niya. Nalibago ko compare dun sa una kong sapatos, yung Shimano RP3. Yun kasi ang dati kong sapatos. Kaya nung ginamit ko siya, napakagaan. Parang wala akong suot. Yan. So kung mapapansin nyo, yung brand niya is Bond. Bond A2. Alam ko yung Bond, mga cycling shoes talaga siya. Nakita ko na rin sa internet, meron silang mga bagong labas na mga model nito. Mas magaganda yung ano na siya, yung nakabuwa na. Kasi itong mga ganda, mga old model na. Hindi ko lang alam kung anong year itong sapatos. Pero yung mga bago ngayon, syempre mas maganda yung buwa na, yung bilog, yung merong parang sintas. Mas aero yun. Pero syempre, hindi naman kayang bumili nun. Kaya dito muna tayo mga kapadya. Ang nagustuhan ko naman sa kanya, pinakaharap niya is merong nakalagay na rubber. Merong nakalagay na rubber, heto nga yung rubber. Maski matamaan siya sa mga wall, hindi matutuklap yung pinakaharap niya kasi meron siyang protection na rubber. Heto, yan, dalawa sila. Meron siyang protection na rubber, tapos reflectorized ito. And ang size ng shoes ko is size 42. Yun. Yung dati kong ano, RP3 is size 44, mas mahaba siya. Kaya nung sinuot ko tong size 42 is nanibago ko sa bala. Yan. Kasi nung nilagay ko yung bala dito, pag size 42, lumiit siya. Ang nangyari, yung bala hanggang dito, parang lumapit. Hindi ka mukha nung dati kong size 44, yung bala nandun sa dulo. Kaya mahaba. Eh, pero ang talagang size ko na sapatos is 42. Nagkamali lang ako dun sa 44, mahaba yun. Pero hindi naman ako nagkakaproblema doon sa size 44. Kasi masakit naman yun eh, meron naman siya na. So ganito siya, pag bubuksan siya, nung una hindi ko ito mabuksan kasi hindi ko alam paano buksan. Hindi ka mukha ng RP3, napakadali lang. So ang open pa nito is ganito, open mo lang siyang ganyan. Lalabas siya. And then kalimitan, ganito. Ano pa rin siya, velcro type. Ayan, pasok mo yung paa mo. Napakasikip siya. Pag pinasok mo, masikip kasi hanggang dito yung carbon niya. Hanggang dito, sa taas. Kasi nabasa ko sa YouTube ng Bond, pinapasok nila sa microwave oven. Ngayon, pagpasok mo sa microwave oven, tapos lumambot yung carbon niya, pag sinuot mo, pwede mo siyang i-fold para sumakto sana mo sa paa mo. Pero ito, wala namang problema. Okay na okay naman sa akin. So, napakagaan niya. Napaka-lightweight yan. Full carbon yung ilalim, pati yung sole to. Full carbon, napaka-gaan and masikip. Kung mapapansin nyo, mga kapadyak, yung gamit ko ngayon na bala is pang look na yung gamit ko ngayon. So first time kong gumamit ng look pedal, first time kong gumamit. Kaya titignan natin yung feedback ko dito sa
look pedals compared dun sa Shimano SPB. So ito yung dati kong gamit, yung size 44 na RP3. Yun nga, ang kinaganda nitong sapatos ko ngayon is yung may rubber na siya dito. Yung Shimano RP3 kasi plastic yung harap niya, syempre katagalan, mabubutas. Pero sa akin wala pa naman kasi maingat naman akong gumamit nung sapatos ko. Kaya okay, wala pa naman siyang butas. Ito, meron siyang protection na rubber. Parang bumper, meron siyang bumper. Parehas silang leather materials. RP3 is leather materials, leather yan. Yan yung mga naunang RP3. Ito yung Bond is leather na rin. Ang alam ko kasi yung mga RP3 ngayon tsaka RP4 hindi na leather. Synthetic leather na rin sila ngayon, hindi na sila leather talaga. Ewan ko ba bakit sila nagpalit ng material eh. Naging synthetic leather na lang sila. Pero yung mga nauna nun, magaganda talaga, mga leather pa. Yan o, leather talaga siya. Yan. Yung ilalim ng RP3, hard plastic, ayan yung RP3 ko dati. Yan, RP3. Medyo mabigat siya, compare dito sa Bond, na napakagaan. Pero wala naman yon mga kapadyak, hindi naman masyadong issue yung bigat. Siguro kung ano ka talaga, kung weight conscious ka mga kapadyak, pwede. Kukuha ka talaga ng magaan mo sapatos. Pero ko lang, ride lang naman dyan. Okay na tong RP3, okay na. Yung RP2, tsaka yung RP1, okay lang din. RP2 kasi walang ganito eh, walang lock na ganito sa gilid, wala siyang lock. Velcro lang yung RP2. Walang lock na ganito. Yung RP1 naman, velcro din, pero dalawa lang, wala sa gitna. Ito lang ang meron, velcro. Maganda rin yung forma ng RP1 na mas mura. Alam ko, nasa 2.5 lang yung RP1. So, ito yung dati kong gamit, yung RP3 ko na Shimano, na leather, tsaka ito yung Bond. So, yung dati kong cliff pedal is yung Shimano 105. Ayan, no, tabingin ng analis. Na SPD. Ito yung bala ko noon. Ito naman yung look na yung gamit ko ngayon. First time kong gumamit ng look Keio. Keio 2 Max Carbon. Nakita ko, napakaganda niya. Okay lang din naman siya. Ang pinagkaiba lang niya sa SPD SL na 105 kasi 105 dati yung gamit kong ganito. Napakadali niyang i-clip out. Napakadali niyang alisin compared dun sa naunang gamit ko na Shimano 105. Kapit. Yung 105 ko is yellow yung bala. Yan, yellow. Kasi depende rin sa kulay yan, yung red, yellow, and blue. Yellow ang pinakamadaling kalagin sa Shimano. Meron siyang clay. Yung red ang pinakamahigpit. Yung blue yun yung katamtaman. So yellow ito yung merong konting clay. Yung blue yun yung sakto lang. Tapos yung red yun yung talagang nakapit. Makapit na makapit. So, bearing dal. Kaya pag ginanon mo siya, napaka-smooth. Ito is napaka-dulas niya. So puti siya na look na pedal, meron na rin siyang metal plate dito para hindi mapudpod. Tapos meron na rin siyang adjustment dito tulad ng Shimano na pwede mo siyang higpitan, pwede mo rin siyang luwagan. Kung gusto mong masikip na masikip, yung maluwag. So yung sa akin eh, maluwag, madaling alisin, madaling siyang i-clip out. Kung mapapansin niyo mga kapadyak, yung bala ng clips ko is nasa pinakasagad sa pinakaharap. Ang tendency no is toe pedaling ako. Ano ba ang toe pedaling? Toe pedaling kasi is yung pumipedal ng nakatikad. May pedal kayo ng nakatikad, yung clips pedal nyo is isa ganun sa pinakaharap. Pag naman pumipedal ko yun ng flat pedaling, yung pedal na pa ganun, dapat yung clutch bala nyo is nasa dulo, nakasagad sa dulo. Yan. So ako is toe pedaling, nakatikad. So dapat naka-abante, pinaka-abante, sagad sa pinakaharap. Ayan. Yan yung bala ng sakin tapos diretso. So kung ano naman kayo, flat pedaling, ayaw nyo nang nakatikad, flat lang, sagad nyo sa pinaka. Pwede nyo rin sa katamtaman, sa gitna. Pero ako is sagad sa pinakaharap. Nandito sa pinakaharap yung sakin. So kung toe pedaling kayo, kung ipedal kayo nang nakatikad, dapat sagad sa harap. Pag toe pedaling. Pag flat pedaling naman kayo, ipedal kayo na nakaganyan, yan. Dapat abante yung bala nyo, yung pedal. So naka-clip in yung ano ko, is pedal. Kung pumipedal kasi ako is naka-toe, naka-ganyan, medyo nakatigad. Kaya naka-pinaka-abante. I-clip out mo naman, itong look is napaka-daling alisin. So, dali mo siyang maalis. At the same time, nakita ko parang mas maganda rin yung bala niya compared dun sa SPD. Ano, pero yun din, mas mahal. Alam ko, mas mahal ang bala ng look compared sa Shimano. So, hindi pa ako nakaka-canvas kung magkano siya. I-post nyo sa ilalim, comment down below mga kapadyak kung magkano yung look Keio na bala ngayon. Kailangan ko rin bumili ng isang ganitong pares ulit para dun sa RP3 ko. Tayo sa mga tropa natin, oh. So, bibigyan natin sila ng sticker. Sa kay galing? Ba, ang lilate nyo, ah. Ilan taon na kayo? 12. 12, kasi yung bike nyo, ito. Ba, ang ganda ng bike nyo, ah. Taga saan kayo, banda? Biyawan pa. Taga Kebiyawan pa kayo? Oo. Sabuti lang yung bahay ko.
Oo, pinaparoon dyan. Mamaya, meron tayong bagong vlog. Ayan, kasama sila. Ayan, i-upload ko ito mamaya. Oo, i-upload natin mamaya. Tumikat din kayo. Ayan, oh, sticker. Oh. Thank you po. Oh, pirma tayo dyan. Oh, ride safe kayo, ha? Magbalik, ha? Mamaya, abangan nyo. Nasa vlog kayo mamaya. Ayan ko ito. No? Oh, sige, sige. Bye-bye. Hindi kasi makadaan yung iba, eh. Hindi ako makapagbigay dun sa Eco Park minsan. Ito po kami. Kanina dito, kasama ko. Oh. Oo, oh, wala ako kanina eh. Eh ngayon, nag-edit ako kasi mag-upload ako mamayang hapon. Oh, ingat kayo. Okay, ingat kayo, ingat kayo. Ingat, mainit na. Ostrak din nyo. So mga tropa natin yan, pinuntaan ako sa bahay, humingi ng sticker. Mga kapadyak, shoutout muna tayo ngayon. So itutuloy natin yung shoutout ko dati sa mga nag-post dito sa community ko. Ngayon, isa shoutout ko na kayo. Yung ibang hindi ko matawag, susunod na vlog ko, sa shoutout ko kayo. So, shoutout kay Makmak Kabong, Alvin Marcos, Samuel Marsan, Chester Tala, Joey Camangon, Pajaqueros Laguna, VGR Team, kay shoutout po kay Team Joey Camangon, Richard Almonte, Riley Cadervantes, Marvin Baltasar, Kuya Ben Baltasar, Rick Sarmiento, Kiro Sarmiento, Joel Biato, Julius Emedes of Santa Rosa, Laguna. Shoutout po sa inyo, Sir Joey Camangon, Julius Cunanan, Mark, shout out. JMA Cycling, shout out. Antonio Tolentino, Marvin Estacio, Maki Liver, Mariel Sueno, Marniel Sueno, Carcar, Carl John Deluvio, for Carmona Cavite, shout out. And Sir Lloyd 005, shout out po. Alfred Lizarondo, Benji Villarosa, Jesus Lodi from Olongapo City, shout out Edmonton from Sir Edmonton from Canada. Pa-shoutout po kay Jnick, MTBPA, shoutout po, Anthony Ronquillo, from Bike to Work, Qatar, and Anthony Ronquillo, shoutout po, Marvin Bike Mechanic, shoutout po sa inyo dyan, sir, sa Vurayda Cycling Club ng taga Santo Tomas, and more power po. Pa-shoutout po kay Joshua Poy TV, Miel Rafael Marasigan, Carl Ivan De Los Santos, Paniki Cycling Club, shout out po, Ired Santos, Gian Pigao, Aizan Nicole, Cesar Cacho, Rodel Mercado, Lawrence Galang, Kuvi Luceno, Alcris Bukad, Juan Pablo, Jan Chris Dato, Andre Surita, alias Pando Ciclista, shout out sa inyo, Timothy Lazaga, Ray De La Peña, Ashley Dominguez, Cap Miguel, Justin Basilides, pa-shoutout po, WPD Wolfpack Bikers, shoutout po sa inyo, Alexis Villiente, Justin Saison, Marjun Balana, kay Kyle Kakas, Dwayne Santiago, Tyron David, Josh Garcia, and yun lang, Angeles City, shoutout po, taga Angeles City sila, pa-shoutout, JG Paras, James Mangio, Luis Gabriel Buena Flor, Mark Jonery, Payongyong, Zane Ninja, Dev Official, Daryl Bellocura, shoutout po sa inyo, and Al Tupos and Luis Tupos from Taytay Rizal, shoutout, Marjun Balana, shoutout from Novaliches, and Justin Francis, shoutout po, Earl Justin Marquez, Prince James Santos, Andrew Isip, Crazy Mind, John Mendoza, Ciclista Ako, shout out Ann Espanyola, shout out din Din Flores, Marinella, Jeshua Santiago, Duno from Tubao, La Union, shout out sa inyo from Laga La Union, Kevin Cardenas, William James, Marge Kabatingan, Julie Sabtigato from Davao City, and Renz Franco, Gian Andre Zapata, and Gerald Adelante. So, yun na muna mga kapadya ang shoutout natin ngayon. Sa susunod na vlog natin, shoutout ko kayo uli. And maraming salamat sa pagsubaybay and ride safe always mga kapadya. And yun lang, sana may natutunan kayo ngayon sa bago kong vlog about dun sa position ng clutch pedal tsaka yung bago kong sapatos. Yun lang, and always ride safe. And kita-kita tayo sa daan mga kapadya, and goodbye. Bye!